Nagsalita na nga Dimano si Attorney Glencho dahil umano sa smugmatic na ito. Gagamitin pala na naman ito ng mga pulpolitiko at nilaglag na nga ni Attorney at inilabas na nga ang limpak-limpak na ebidensya patungkol umano sa bribery na ginagawa ni Andy Bautista at Liza Smags. May kita nga natin dito na ginagamit talaga nila ang kanilang mga pera at kapayapaan para manalo sila sa kampanya. Kaya't binabawi nila ito ngayon kaya't mapapansin natin na sunod-sunod na nga ang pagkukulimbat ng malalaking pera sa ating bayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhing mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Ewan ko lang. At any rate, na-file po yun, and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of risk. Flight is an indication of guilt. Okay. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, at the moment na merong akusasyon sa iyo, at the moment na may akusasyon sa iyo, ang innocenting tao would always come forward and answer the accusation at the first opportunity. Hindi magtatago. Hindi go to flight. So that is exactly what is happening. Yes, that is exactly what is happening to Liza Marcos. Kasi po, nung di-file po natin nila, yung petition for disqualification is actually supplemental kasi meron na nauna. Tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yun nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa noon, sinabi niya it's very credible as far as kung ako yung nag-preliminary investigation nito. This is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdag dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. So, yun na nga, balik tayo nun sa principle na sa doctrine ng Suprema, Korte Suprema na flight is an indication of guilt. So, the first opportunity na kung innocent ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa iyo, you will take the opportunity to answer. 24 days na po. Kumakanta pa rin si Liza Marcos ng Silent Night. Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang eh, Pasko eh. So Silent Night, wala sila ibang kanta, Silent Night. So 24 days na ha. 24 days na. So i-apply natin yung principle yung doktrina ng flight is an indication of guilt. Di guilty. Kasi kung guilty. Hindi ka naman guilty, yes ma'am, di ba? Mga kababayan, kung hindi guilty si Liza Marcos, kung nagsisinungaling ako, di sinagot na nila. They have all the means. Nandiyan si Chelo Garapil. No, nandiyan si Chelo Garapil. Nandiyan sila France. Nandiyan sila Imperial. O yung mga chuchu-chuchu niya. Mga yaya nila. But anyway, mga kasabwat. O, di sumagot kayo kung hindi totoo. The problem is 24 days na. 24 days ang nandiyan yan nakababad in public. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila eh, walang isasagot eh. Makikita nyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, mga kababayan, kayong mga nakikinig ngayon, kayong mga nanonood ngayon, kung kayo ang huwis, inaakusahan ko yung unang ginang na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, di in-identify ko yan. Tapos hiningi ko kay Bongbong Marcos o ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari. At tapos 24 days, hindi sumasagot. So ilagay natin, ilagay ninyo ang sarili ninyo, mga kababayan. Kayo ang huwes. Nasa, kayo ang nandun sa upuan ng huwes. Ako dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Liza Marcos o ilagay si Marcos sa Afghanistan. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glencho? Tapos, hindi sumasagot. Wala. Dead na siya. Anong nasa isip ninyo? Hindi sumasagot.
in spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. Mm-hmm. O ito yung nangyari. O bakit hindi niyo sinasagot 24 days na? Because ang tingin nila, ignore. Yun ang ginagawa nila. Problem will solve itself. No. For as long as merong Maharlika, for as long as merong Glenchong, we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music. Nandiyan yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pagdadalawang isip. Yun yung nangyari. And you keep silent for 24 days. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. Silence means yes, sabi ni guilty, sabi ni Minda Diaz. So actually, medyo maisingit ko lang ng konti. Sandali. I'll go out muna kasi nawala yung volume ko kasi may tumawag. Okay, that's okay. Yeah. I'll go out and then I'll come back. Alright, remove muna kita. So ayun mga palangga, talagang mainit-init at sasagutin ni Attorney Glenn Chong ang mga katanungan. Alright, sabi ni Danielin, 22 billion. Sana madiretso na lang yun sa mga pension ng police, teachers, nurses, and schools. So pag-uusapan namin dahil... di ba nung September 23, I think, or September 22 sa dito sa Amerika, ay kinasuhan si Andres Bautista, dating chairman ng COMELEC ng bribery and laundering. So tingnan natin at kung ano ang mai-share sa atin ni Attorney Glenn Chong. So, brother, so ito na nga, sinasabi natin sa mga viewers natin na I think napakaganda nung laban natin ngayon kasi parang nag-fall into the right direction yung ating laban dahil nung September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman, COMELEC chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based dun sa reklamo sa kanya ng US Department US Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang trail of transactions na binigyan siya ng $4 million ng Smartmatic. All right? So after your exposé, apat na key officers ng Smartmatic. Apat na key officers pala, sorry. So apat na key officers, yeah, thank you. So na binigyan siya na diskubre ng four executives ng Smartmatic, okay? Na diskubre ng korte ng Amerika, ng Department of Justice na pinigyan si Andres Bautista, tama ba? Ng pera. All right? Yes. So ngayon, gumawa sila ng mga fake accounts and then use the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon I believe nandito siya sa Amerika, 'di ba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung kaso niya diyan. Then ngayon, kalaboso naman siya dito sa korte ng Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga after expose September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Actually, ma'am, kung natandaan niyo, diba, nag-live tayo together after ako nag-press conference. Yes. The one na, yung una kong interview after that, kayo yun. Kayo yung dalawa. Yeah, tayo. Kung natandaan niyo, sinabi ko sa inyo, I talked about a pastor na kaibigan ko. Nung sabi ko sana nung March pa ako lalabas, mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya. And then sinabi niya, hallelujah, this is the right time. Go ahead. So, pinirmahan ko yung affidavit September 6. Then, binalik sa akin ang abogado nila, General Rayo, kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So, binago ko. Nag-subscribe uli ako. So, dalawang affidavit yun. Yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11. Birthday yata ni ano yun? Ni
birthday ni Kote. 13 si Kote, yung tatay. Si senior. Tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kote. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So September 12, na-file yung affidavit. September 19, finailan si Bautista. So, seven days. So, you see, seven is a number associated with God. So, sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng pito. Diba? To reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yon, September 12, kinasuhan si Bautista September 19. So, 7 days apart. I mean, it could be done in 5 days, in 6 days. But why in 7 days exactly? A number that's associated with God. Mm-hmm. Sure. So, yun na yun. Lumabas na yun. Sige ma. So, imagine nyo, mga kababayan, Attorney Glenn, so, na-discover nga ng Department of Justice na mayroong, you know, trail na may naipasok talaga ang Smartmatic na nilalabanan natin na ever since, lalo ka na, since 2015, na $4 million sa kanyang account. At ito ngayon ang nahaharap niya. So, recently, mayroong nabasa akong article na nagre-request ang Department of Justice, U.S. Department of Justice, dyan sa atin, sa COMELEC, sa gobyerno natin, na humihingi sila ng mga support, ng mga ebidensya o mga dokumento na pwedeng magamit nila laban dito kay Andres Bautista. Andres Bautista. Then also, nung lumabas nga yung issue ni Andres Bautista, yung case niya dito, after that yata, nagpa-interview si COMELEC Chairman Garcia now na kesyo magbubuo daw siya ng, mag-create daw siya ng investigating team. Diba? Kung naalala niyo. So, ano ang nakikita niyong ibibigay ni Garcia? Okay? Siyempre, tao ni Lisa yan. Ano kayang ebidensya? May maibibigay kaya siya? Makikipagtulungan kaya siya sa korte ng US court? Anong view niyo dyan, Attorney Glenn? Actually, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng fact-finding investigation or fact-finding investigating body dyan sa COMELEC, sabi nga niya 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa COMELEC, walang credibility. Kahit ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa COMELEC, walang credibility. Kayo yan eh. Kayo yung sindikatong nagsasabwatan para dayain yung sambayan ng Pilipino. So don't talk about credibility because anyone in COMELEC has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa COMELEC, maliban na lang siguro sa janitor. Kasi walang kinalaman talaga yung janitor dyan. I'll be very fair. Mga janitor, mga gwardiya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong director, kakonsabo yan dyan. Pugad ng mga mandaraya ang COMELEC. So walang tinino man dyan, above the low rank and file, ang mga directors and above, may credibility na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, deodorizing the odor, eliminate the odor, the bad odor of Andres Bautista. Lilinisin yon para lumabas na hindi naman pala totoo. Para hindi ma-disqualify si Smartmatic. Kasi po, pag na-diin si Andres Bautista, kasama si Smartmatic. Kasi pareho yan eh. Kung baga si Andres Bautista yung isang kamay, si four key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang na magbigay, walang tatanggap. So, kung tumanggap si Andres Bautista, eh ba yun na nagbigay sa kabilang kamay? So, si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kalawa, yung apat na official ng Smart Key, officers ng Smartmatic, hindi lang official, key officers ng Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa ng mga faking accounts, bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng code word na salsa para sa pera. Anong ibig sabihin nun? Masama ang intensyon. Masama ang intensyon. Hindi intensyon yun na, kumbaga, bigyan lang nila si Andres Bautista ng whatever, kumbaga, allowance or something. Hindi. Suhol talaga yun. Suhol talaga yun. So, ngayon,
Kung matatandaan po natin, mga kababayan, ulitin ko po, matagal ko na pong sinasabi ito, dinisqualify ng Bids and Awards Committee ang Smartmatic noong 2015. Papuntang 2016, ito yung eleksyon na involved dyan sa kaso ni Bautista. Mm-hmm. Noong 2015, dinisqualify yan ng Bids and Awards Committee. If I remember, dalawa o tatlo ang disqualification na Smartmatic. Ito ba ito yata yung umusok yung battery ng kanilang ano eh vote counting machine. Mm-hmm. Kaya na disqualify kasi nung nag-testing umusok. Pumalpak. Oh, so disqualify. Basta tatlo yung disqualification and dumating si Lord Malok Brown dito sa Pilipinas June 2015. Natandaan ko yung June 2015. Kasi si Congressman Piping Kuhangko ang nagsabi sa akin, nag-meeting ang kanyang pamangkin, si Noynoy Aquino at si Lord Malok Brown. E si Lord Malok Brown, yun yung chairman ng Smartmatic, at that time. Mm-hmm. Si Lord Malok Brown ang chairman ng Smartmatic at that time. E sinabi sa akin ni Congressman Piping Kuhangko, tumawag si Lord Malok Brown sa kanya. O pinangalanan ko na yung mga tao ha. Tumawag si Lord Malok Brown sa kanya. Doon na siya sa Singapore at that time. Sinabi niya, nagkita sila ni Noynoy Aquino sa Malacanang over lunch. O so pagkatapos noon, tinanggal nila yung tatlong disqualification ng Smartmatic. Ang nagtanggal noon, ang chairman, si Bautista. Yeah. So makita mo yung connection. Makita mo yung connection. Disqualificado na nga eh, tatlong beses. Tapos tinanggal ni Bautista. Siya naman yung chairman at that time. Tinanggal nila yung disqualification. O di siyempre, umabot yung soul sa kanya. Yeah, exactly. Kasi nga, tatanggalin siguro yun kung hindi actually, umabot yung soul sa kanya. Actually, Attorney Glenn, para sa ating mga kapalangga, mga kababayan na baka nakalimot, talagang mismo ang nag-expose niya ng kanyang wife na si Tricia. Sandali, nawala. Come out. Ayan, sige. So, mga kababayan, ang nag-expose actually na mayroong 1 billion pesos si Andres Bautista, former chairman ng COMELEC, di ba? Kung balikan nyo dyan, i-google nyo yan, lumapit pa nga yan kay Pangulong Duterte, I think sa Duterte government, na nanghingi ng parang protection something to expose ang, yan, Attorney Glenn. So sabi ko, kung natatandaanin ng ating lahat, na mismo ang nag-expose na si Bautista ay mayroong 1 billion hello, pesos. Yeah. Na mayroong 1 billion pesos yung asawa ni Bautista mismo na si Tricia ang nag-expose niya na talagang tumatanggap siya ng bribery, remember? Na nakita niya doon sa kaniyang mga taguan doon sa kanilang bahay ng mga dokumento na si Bautista ay tumatanggap talaga ng bribery. So and actually if I remember ma'am, ang parang ang sinabi yata ni Patricia is that money was just lying all around the house. Oh yeah, okay, yeah, that's good. Yeah, naalala niya ng money. Nagkalat lang yung pera sa kanilang pera. Bahay. Wow. Sana dito din sa bahay namin nagkalat, ano? Anyway, grabe. Pero syempre, pero syempre, hindi dapat galing sa pangangamkam, di ba? Katulad nila. Yes. Yeah. So, sabi ko nga, napakaganda. May liwanag na tayong natatanaw. And I hope itong kaso ni Andres Bautista ay ito yung magiging way na para mapigilan natin yung patuloy na pamamayagpag ng Smartmatic dyan. Pero paano natin sila mapipigilan, Attorney Glenn? Dahil kasabwat nila si Liza Marcos, Liza Araneta Marcos. Oh, actually, kasama na dyan si Bongbong Matic. Si Bongbong kasi Matic. Kasi hindi naman pwedeng hindi kasama si Bongbong Matic dyan. Oo, so actually, ma'am, i-connect natin yan. Ito na nga yung sinabi ko. Sabi ng pastor, this is now the right time. So, buo yung loob ko na ibigay yung affidavit ko kina General Reo at buo din yung loob nila na i-file natin sa COMELEC ito. So, in other words, tinanong nga ako ng abogado nila about my, sabi ko, attorney, buo ang loob ko na isiwalat ang katotohanan because that's the truth. And against the truth, there is no defense. Alam ko yan. That's why si Lisa, 24 days nang kumakanta ng Silent Night. Because, mga kababayan, kontra sa katotohanan, walang depensa. Alam natin yan. Alam mo yan. Alam ko yan. Kapag katotohanan ang hinaharap mo, wala kang ikukontra yan. Wala kang ididepensa dyan.
And that's exactly what is happening now. Against the truth, there can be no defense. And that is why Lisa Marcos is, and Bongbong Matic in tandem, kumakanta ng Silent Night, hoping that by ignoring us, mawawala. No, we're not going to stop. Because mas malaki ang mawawala sa sambayan ng Pilipino. Actually, and every one of you na nanonood sa atin ngayon, pasalamat tayo, somebody is fighting for us. Even if you are just watching at the comfort of your home. Ang hinihingi lang namin sa inyo, ipakalat natin to para mas marami pang makakalam. Actually, Silent Night man ang kinakanta ni Liza Araneta Marcos, pero meron siyang mga attack trolls na nagdi-discredit sa atin. Yun ang ginagawa niya. At, naninindak. But again, hindi naman tayo magpapasindak. So, napakaganda talaga. Ma'am, go ahead. Ito lang masasabi ko kasi ng mga trolls, ha, sa mga trolls nila. Aatakihin niyo kami. In fact, ako doon sa affidavit ko. Yeah. Ano sa affidavit ko? Ako na lang. Aatakihin nila sa affidavit ko. Ang tanong ko, nasa ba kayo nung nangyari yung krimen? Wala kayo doon eh. Ang nandoon nung nangyari yung krimen, si Lisa Marcos, inamin sa akin. At yung at dalawang technical si guys. Yeah. Nandoon ako. Kasi nga, kumbaga, nagkumpisal si Lisa Marcos sa akin. So, ang testigo doon, ako. Hindi kayong mga trolls. Wala kayo doon eh. Kung doon tayo sa korte, ang unang itatanong sa inyo ng defense counsel would be, where were you at the time the crime was committed? Nandun ka sa computer mo, nandun ka sa telepono mo, wala ka dun sa crime scene. Ako nandun ako sa crime scene, sa opisina ni Lisa Marcos. Umamin yung sa, kung mag-aibot ang legay natin, sa larin. Umamin yung sa larin. Yung sa larin, nandun yung tatlo. O di, sino, who's the best witness? Eh, the best witness is Glenn Chong. Mm-hmm. Yeah, definitely. So, also, napakaganda dahil ang One American News also, Attorney Glenn Chong and Fox News, kinasuhan niya ng Smartmatic during 2020 election dito yung bakbakan ni Biden at Trump. Dahil itong Fox News and OAN ay isa din na katulad natin na nagsasalita na ang Smartmatic ay talagang rigged. May mga illegalities nung nakaraang election. Merong dayaan dito sa Amerika. Although, di ba, ang dami-dami nilang kinasuhan at ngayon, sabi ko nga, nagkakaroon ng linaw dahil ang statement, actually, isa sa mga nabasa ko, sabi ng OAN, hindi lang naman nangyari sa Amerika yung sinasabi nilang dayaan, kundi meron sa Venezuela, sa Pilipinas, sa Oman at kung ano-ano pang ibang bansa. And nangihingi ngayon both Fox News and OAN ng nag-a-apply sila ng authorization para kumuha ng mga ebidensya sa mga bansa katulad ng Pilipinas. So, anong thought mo about it? Well, actually nabasa ko 'yun, ma'am. Sa CNN na report 'yun eh. Na nag-apply ang One American News ng authority sa judge na kumuha ng ebidensya mula sa Pilipinas. So that's why I sent you a copy of that evidence. So, mga kabayan, sa mga una pa lang nanonood ng ebidensya na to, may pinakita ako, may pinadala ako kay Ma'am Maharlika. Ito yung first page po muna, ma'am. Doon muna tayo sa first page, ma'am. Okay. Oo. Kung makikita po ninyo mga kababayan, ito po ay official report mula sa House of Representatives Electoral Tribunal. Nandyan po yun, House of Representatives Electoral Tribunal. Ito po yung tribunal na kung saan may question, may protesta sa congressional district, dito po bubuksan ang mga balota. So ito pong report na to, itong revision report na ito, ito po yung report ng manual recount. Pag sinabi ninyong revision, niriribisa yung pagbilang. So, riribisahin kasi mano-mano na ngayon. So, nakalagay po dito, makikita nyo, certified true copy po yan. No? Ayan, yung tatak mula sa House of Representatives Electoral Tribunal, certified true copy po yan. Hindi po pa kami pwedeng mag-invento. Especially because I'm a lawyer. At hindi ko naman pwedeng ilagay sa alanganin si Ms. Maharlika.
So punta po tayo sa page 2 mga kapatid. Ma'am, baba po tayo, baba po tayo. Yan. Ito, yan ito. Yung mga yellow na yan. Okay. Sige, ano po. Ayan, nakalagay po dyan, mga kababayan, yung plastic serial numbers ng mga silyo. Ayan, no, yung mga silyo ng My ballot box plastic kasi pills. Bubuksan. So, chinek po nila kung nandun ba. At nakalagay po dyan, ballot box was properly attached and locked. Yes. Oh, yun yung sinabi. The ballot box is secured, locked, and nakalock. Yeah. Attached and locked. A ballot box seal attached and locked. So, in other words, yung nasa loob ng balota, yung nasa loob ng ballot box, yung mga balota, ay secured. Oh, kasi nandiyan, nakalagay yung seal number. Yung mga seal numbers, yung lima. Lima pong plastic niyan, isa pong metal. Isang padlock. Isa pong padlock niyan at limang plastic seal. So nakalagay po dyan, ang ballot box ay sealed and locked. So dito po tayo, nakalagay, sealed. Next po, sa next page po tayo. Dito po ninyong unang makikita mga kababayan. Totoo ang dayaan ni Smartmatic. At ito yung kinagalit nila sa akin kasi pinost ko to sa Facebook. Yan. Letter B. Itong letter B, ma'am. Nakalagay po yan. Ang election return ay sealed. Silyado din yung election return. Yung papel na prininta ng vote cheating machine, silyado rin. Tapos tingnan po ninyo dito. Ayan. Votes for Protestant. Ayan. Votes for Protestant. Ayan, yan, yan, yan. Votes for Protestant, 143. Tandaan nyo ha, 143. Si Protestant, si Tant. Si Protesti, si T, 327. Nakita nyo yan ha? Take note of that. Kasi pagdating dun sa balota, iba na ang bilang. Okay? Ayon sa, teka muna ma'am, ibalik muna natin. Ito yung prininta ng makina ha? Votes for Protestant, ayon sa makina, 143. Si Tant. Si T, 300 si Protestant, yun yung nagprotesta. Si Protesti, yun yung prinotesta. So, linawin na natin ha. Si Protestant, si Tan, yung mga Protestant, yun yung nagprotesta. Si Protesti, yun yung prinotesta. So, 143 lang si Protestant. 143. Si Protesti, 327. Pero, nung binuksan na ang ballot box at binilang ang balota, ito sa baba, tingnan ninyo. Dito ma'am, sa baba. Item number 3. Yung may dalawang, yan, tingnan mo, i-enlarge mo. Ayan, number of ballots for Protestant, 437. 49. Ang 439. Balota, ang balota, 439. Ang balota na may boto para kay Protestant is 439 pala nung binilang nila isa-isa. Nung binilang nila isa sa 439, ang sinabi na makina, 147 lang. Kanina, tingnan nyo, 147 ba yun? Ayan, ito, 147. 143. Ayan, 143 second ito. Second page. Yeah, 143 lang. Nung binuksan. Layo ng diferensya. O, 300 yung boto niya. Yung si Protesti, ang balota, 151 lang. Ito, tingnan nyo, ma'am, yung kabila. Yan, 151 lang. O, ayan. Yeah, ito. Ito. I-enlarge nyo mag, please. Number of ballots for Protesti. Number of ballots for Protesti, 151 lang. Isabi ng makina, 327 ang boto niya. Ito. Yan ang pinakamalinaw na ebidensya ng dayaan ni Smartmatic. Ayan o. Number of votes for Protesti, ayon sa makina. Na yan. Item number B. Ayon sa makina, 327 ang boto ni Protesti. 151 lang ang balota niya eh. Si Protestant naman, sabi ng makina, 143 ang boto. 427 ang balota niya. 439. 427. 439. So, halos 300 boto ang kinaltas. Halos 300 boto ang kinaltas kay Protestant. At si Protestant dinagdagan ng mahigit 100 plus votes. So, anong patawag doon? Dagdag bawas, mga kababayan. Ito yung kinagalit ni Smartmatic kasi pinost ko to sa social media. Ka, mga kababayan, galit na galit si Smartmatic sa akin. Kaya nung nagkita kami ni Lisa Marcos, but not you, because they hate you so much.
Ayun, yeah. Yun. So that provides the context. Ebidensya. Yeah. Oh, actually, ma'am, mga kababayan, ito yun. Ito yan. Ito,